Alas 10 ng gabi, sabay-sabay na natutulog ang mga kadete. Para sa mga bagitong tulad ni Maandal, maging sa pagtulog, may sinusunod silang batas. Dapat daw nakatihaya ang posisyon at ang unan hindi iniilalim sa ulo kundi inilalagay sa ibabaw ng kanilang dibdib at tiyan. First year cadets namin o fourth class cadets o tinatawag namin plebs, hindi pa nila nararating o nare-reach yung standard na sinetport ng upperclassmen o ng mga senior classes. So hanggat hindi pa nila nami-meet yung standard, marami mga pribilehiyo na hindi nila na-enjoy o na-avail. Pagsapit ng alas 4, impunto ng madaling araw, gigisingin na sila sa tunog ng trompeta. Sunod nilang lilinisin ang kanilang sombrero at sapatos. Pero bukod sa paglilinis ng kanilang mga personal na gamit, tulong-tulong din nilang nililinis ang kanilang silid. Bagamat kumikilos, mapapansin ang kanilang katahimikan. Sumisimbolo ito sa kapayapaan na siyang misyon nila para sa ating bayan. Matapos maayos ang kanilang silid, sabay-sabay silang maliligo, nang nakahubad, walang hiya-hiya. Bali, yun na po, medyo awkward nga po kasi hindi naman po ako naliligo nang may kasabay sa labas. Pero kadagalan po, naging okay naman since puro lalaki naman po kami. Kalkulado at limitado ang bawat galaw ng mga kadete, lalo na ang klase ni Maandal na bago sa PNPA. Pag isa pagkain, may pinagdaraan ang proseso. Tinatawag itong square meal. At kung bakit nila ito ginagawa, mayroon daw malalim na dahilan. Itinuturo din namin sa kanila na lahat ng bagay ay may orders to follow. So, merong standard to follow. So, yun yung isa sa mga objective ng square mealing. Kumbaga, bago mo maisubo, marami mo nang pagdadaanan. So, bago mo ma-atim yung pleasure of nung taste ng food, kailangan mo ipagdadaanan ka muna bago mo siya matikman. Hindi rin sila pwedeng magsalita habang kumakain. Tanging mga hand gesture lang ang maaari nilang gawin. Pag spoon and fork, ganyan lang. Pag condiments, ganyan. Pag plate, ganyan. Pag rice, ganyan. Pag ganyan, water. Tuwing araw ng Biyernes, ginugupitan ng mga kadete. Mababakas daw sa lago ng kanilang buhok kung gaano na sila katagal sa PNPA. Kapag manipis ang buhok, ibig sabihin, baguhan lang ang kadete, gaya ni Maandal. 4 na taon ng pag-aaral sa PNPA, si Maandal ay nakaka-3 buwan pa lamang. Tulad ni Maandal, hangad din ni Cadet First Class Mico Arellano na makapaglingkod sa bayan. At ngayong nasa huling taon na siya ng kanyang pag-aaral dito sa PNPA, mas lalo pa raw niyang pinaghuhusayan at iniingatan ang kanyang nasimulan. Nais niya kasing suklian ang bayan sa oportunidad na ibinigay sa kanya para makapasok ng PNPA. Pangako ko sa taong bayan na hindi ko sasayangin yung puwis na ibinabayad nila upang mapag-aaral ang isang katulad ko. 7 taong gulang pa lang si Arellano nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tanging ang kanyang lola lang ang nag-aruga sa kanya. Habang lumalaki si Arellano, siya namang unti-unting paghina ng katawan ng kanyang lola. Kaya maaga siyang napasabak sa pagbabanat ng buto. Naranasan daw niya magpunas ng sapatos ng mga pasahero sa jeep para hindi siya sitahin ng driver at makalibre ng sakay. Nangangalakal din daw siya noon ng basura para may maiuwing pagkain sa kanyang lola. Hanggang sa makilala niya ang pulis na nagpaaral sa kanya ng high school. Nagpapasalamat ako sa kay retired Major Larry M. Talagit or Police Chief Inspector Larry M. Talagit. Kasi siya yung gumabay sa akin simula nung mga panahong hindi ako yung kumbaga parang wala ka na sa ano, wala nang pag-asa sa wala nang direksyon yung buhay ko. Kaya naman, porsigidong makatapos noon si Arellano upang hindi masayang ang tulong ng kumupkop sa kanya. At para maibalik ang pagmamagandang loob sa kanyang kapwa, pinasok ni Arellano ang pagpupulis upang siya naman daw ang mag-alaga sa kapakanan ng ibang tao. Paraan din daw niya ito ng pagtanaw ng utang na loob sa magandang kapalarang dumating sa kanya. Dahil ito na nga ang huling taon niya sa PNPA, mas matindi na raw ang pinagdaraanan niyang mga pagsasanay.